morning ulit guys. 45 binahap natin yung araw na to, Monday. Time check 7:36. Medyo kulimlim ang kalangitan. Yeah. Pero hindi muna tayo gagawa dito sa taas. Ha. So, na-set up na natin yung mga beams, yan. Yung paglalagyan ng kwarto ni boss, ni madam. Andiyan na kung saan tayo tutungto. So, magtatanim lang tayo ng ilang poste. Tapos yung ibang poste na nasa plano, may tatas na rin natin yung iba dyan. So, hindi tayo makakagawa ngayon kasi umaambon. Doon muna tayo sa baba, magpa-plaster. Nakatayo na rin yung mga scaffold. So ano lang yan, isang kwarto doon, salas dito, tapos kitchen, tapos yun yung CR sa likod, pwedeng service area, tapos ito na yung galawan natin. Napakalaki niyan, 5x7. Tapos dito nag lagay tayo ng false column suporta sa slab. So gumanda lang panahon, makabuo tayo ng isang linggo, baka makapaglatag tayo ng plywood yung linggo to. Basta gumanda lang pa naman. Medyo madilim, kulimlim. Yeah. So ito yung nagawa namin ng linggo, nitong ng linggo. Nakapag-forma na tayo ng slab for roof deck. So, kahapon nagsimula maglatag ng bakal. Ayan. Tapos nung nakaraang linggo yung hagdan, nabusan na natin. Nandun yan sa channel natin, yung Concrete Staircase Masterclass kung gusto nyo mapanood. Tapos yung mga poste na dapat buhayin at saka itanim. Nailagay na natin. So maglalagay pa rin tayo ng tatlo doon sa likod para sa kabahayan dito sa roof deck. Tapos meron siyang false column doon, tatlong maliliit. Tapos meron siyang canopy dito sa may window ng room niya. Canopy pataas, may design din siya. Tapos dito banda, lanay naman to, lanay. So magkakaroon siya ng poste dito, yan. To poste. Poste doon. Tapos yung itaas niya, lanay na to. So maybe kahoy or bato. Depende sa magiging plano natin. Tapos yung false column dito, yan. Apat na piraso yan, false column. So ang bubuhatin niya yun nandito yung canopy natin sa taas dito. So may canopy ito dito. Tapos dito yung kanyang entrance. Ito yung living. Ito, living. Tapos kitchen. Doon yung CR. Medyo malaki ito. 2 meters mahigit. 2x4 mahigit yan. So sobrang laki niya. Tama, pwede siyang maglagay dyan ng walk-in closet or vanity. Pwede siyang maglagay dyan ng vanity. So ito yung room, malaking room to. Tapos yun, service area, pwede siyang maglaba doon, or dirty kitchen, pwede maglagay doon sa likod. Yan. Ito yung galawan, pinaka terrace. So kalawangan na yan, wala nang ano dyan. So nakadrop yan, lahat nakadrop tong palibot, nakadrop. Tapos nakataas tayo ng gist ng kabayan. So konti na lang. So kung kulangin man ang kahoy nito,
kung saan lang yung malagyan, yun ang plano ko eh. Tapos kung mabusa natin to, so intayin lang natin na mag-cure to ng ilang weeks, tapos lilipat natin dito sa kabila para hindi na tayo bumili ng kahoy, kasi sayang eh, bibili na naman tayo. Kasi nga yung plano dapat, yero na to, bubong na. So doon sana tayo kukuha kay ano, kay Metalink ng ano, ng yero. Kaso lang nabago nga yung plano, nasabi ko na sa inyo nung nakaraan. Kaya ito nang nangyari. So yung plano niya maganda. Simple lang siya, pero may dating. So ayan, ang kabuuan niya. So baka next week makapagbuhos na ulit tayo dito. Day 57 natin yun, 57 and a half. Ayan, may bagyo ngayon. So yung accomplishment ng ating trabaho ngayon, so na-floringan na natin itong roof deck. Pinatitira lang siyang yung sa last unit, kasi wala tayong pamporma eh, wala tayong magagamit na kahoy, kaya pinatigil muna natin to. So habang kinukure yung kabilang unit, dun muna tayo sa baba nagawa, pa-plastering tayo doon. So nandun lahat ang tropa. So baka next week, matanggal na natin yung forma dito sa unang unit dito sa taas. So ilalagay na natin dito para hindi na kalawangin itong portion na to, kasi nag-uulan eh, dapat na maano na to, mabuhusan na agad. So ito yung kabuuan ng ano, ng roof deck. Yan, nakatayo na lahat yung mga poste. Basta yung may iwan, kasi nga wala tayong kahoy na magagamit dito, mga pamporma nandun sa kapila. Yung iba kasi naputol na eh, kaya ganyan. So itinigil natin yan sa biga. So baka next week mapormahan na natin ulit yan. So nakabang na rin yung mga electrical, mga sanitary pipe. So ayun, sa water line, nandiyan na rin. Nandiyan tayo nga kapang naposte dyan. Nakabang na lahat. Likod na yan, yan ang magiging ano, yan, ito yung magiging service area. Kung halimbawa kitchen or laundry area, pwede dyan sa likod. So baka next week matira na natin yan, kasi nag-uulan nga, kailangan na natin mapormahan yan, kasi medyo kinakalawang na yung mga ano, mga bakal. Tapos dun sa baba, sisimula na mag-plastering eh. Kasi nga habang naghintay tayo ng curing dito, gagalaw tayo sa baba. Kahit tumuulan, makakatrabaho. Yeah.
Ito yung first unit, may ano na, may plastering na. Hindi na plastering din alam na lang yan, bulit pa ni Dave. Hindi na. Oh boy, hindi mo yung mga kong skin. Eh, hindi na ako ha? Alam! Hindi na. Oh, hindi na ako yung mga kong skin. Gusto yung pangalaman. Pangatlo. So ito mataas pa yung tatambakan dyan. So yun, good morning. Day 72 natin sa ating project. Araw ng Sabado, bad news. Kasi baka hindi na naman ituloy yung ating project ngayon. So antabayan na natin kung anong magiging outcome mamaya sa pag nakuha natin yung nasahod ng tao. So wala tayong magagawa kasi yun ang desisyon na mayari. Eh, hindi ko naman to ano eh. Hindi ko naman to pakiyaw. So, nakakadalawang project na tayo unfinished. O, ganun talaga. Kailangan tanggapin natin. Pero may dadating naman na project. So, hintay natin. Laging ganun. Hindi lahat naman eh, lagi tuloy-tuloy yan. Apo. Ha. Ako minsan, ayan. Doon kasi nagkakatalo yan sa budget. Sa yung decision making ng isang nagpapagawa, yun. So akalain niya nakakasya na yun, pero hindi pa. Kaya tayo, tinutulungan din natin sila na yung mag-decide kung paano, kung gano'n. Kaya nabusan na natin yung ano, yung Pozo Negro kahapon. Kasi ito yung priority para yung mga bata, yung mga paglaro dito sa Hawaii, delikado. Mahulog. Tapos itong hallway, titingnan natin kung mapaploringan natin para hindi na siya magputik dito sa loob. Tapos itong first unit, okay na. Yung mga pinto, nagawa ko na. Kakabit na lang yan. Tapos yung lababo, nakahanda na. Hintayin lang natin yung sink. Ito yung second unit, okay na rin. Same yung sa kabila, ganun pa rin. Yan. Tapos itong third unit, so, konti na lang mga kantuhan. Poste, yung mga hamba. So, yung hamba. So, ito yung hamba. Ginawa ko lang siya ng bato. Pinagawa ko na lang siya ng bato. Isa bumili pa ng hamba na mahal. Tapos, madaling unusin. So, yan na lang. Konti na lang to. So yun nga, baka patigil tayo, wala tayong magagawa. Hindi na nga natin naman ito kutrato. Pero at least, yung bahay, naitayo na natin to. So yung estimate ko dito, nasa mga 2M na to. Itong 6 units na to, na 2-story. Tantya ko,
kung mapipinish to na sa mga 4M. Ito. So yan na muna. Ganun talaga. Dadating at dadating naman ng mga project eh. So, iintay natin.